Magandang buhay mga kasimbahay. Bagong araw na naman upang tayo magnilay. Samahan ninyo ako ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpirapirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. "Sumain niyo ang kapayapaan," sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa maaklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sumain niyo ang kapayapaan. Nagluluksa ang mga alagad sa marahas na kamatayang sinapit ni Jesus, kasabay rin ang pagluluksa sa mga gumuhong pangarap at paghahangad na matamo ang lahat ng pagpapalang inaasam-asam sa kabila ng pagtatayang ang kapalit ay pamilya, kabuhayan at ari-arian. Hindi nila inasahan ang kasawian, katuparan ang kanilang hinahangad, pero kawalan at kasawian ang kinahinatnan. Alam ni Jesus ito, kaya sa kanyang pagpapakita, kapayapaan ang agad niyang bati at dala sa mga alagad. Ito ang kailangan nila na sakal ng lungkot at kasawian noon. Shalom ang katagang katumbas nito sa wikang Hebreo. Bukod sa kapayapaan, kasing kahulugan din ito ng pagkakasundo, kabuuan, katiwasayan, kapanatagan, kasaganaan. Ibig sabihin, kaganapan sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ang nais ni Jesus na mapasa atin. Sa kanya lang natin ito masusumpungan. Pagsasagawa. Kalooban ng Diyos na maisabuhay natin ang tunay nating pagkatao. Nilikha niya tayong halos kapantay ng kanyang kadakilaan at luningning. Sa kanyang pagpapala, ano ang nararapat at maaari mong gawin para maisa katuparan ito?